Welcome to Church of God, City of Makati. We are glad that you are joining us today. We will be starting in a few moments. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. We have communion every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers, grape juice, or anything similar. For tithes and offering, you may send it to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. God bless you! Good morning po sa lahat! Tayo po ay magsisimula na sa ating pagpupuri sa Panginoon. Anyayahan ko po ang natumayo ang bawat isa. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We bless you, Panginoon. We bless you today, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na sa araw na ito, Ikaw ay mapasaya namin, Panginoon. Ikaw ay mapangiti namin sa bawat pag-awit, sa bawat pagtaas namin ng kamay, Panginoon. Lord, let our hearts, Panginoon, na mag-express sa iyo kung gaano kami nagpapasalamat at kung gaano ka namin minamahal, Panginoon. Para sa iyo, Panginoon, ang lugar na ito, ang araw na ito, at ang aming buhay. Marami pong salamat. We welcome you in this place, Lord. Hallelujah! Ikaw ang aming itataas, Panginoon, dahil karapat-dapat ka sa aming mga pagsamba. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Hallelujah! Hallelujah!
Kaluwalhatian, pagsambay alay sa'yo. Sa'yo, Panginoon. Panginoon, yung kabutihan mo, yung kadakilaan mo, Panginoon, yung katapatan mo, Panginoon, sa buhay namin. Kailanman, Panginoon, walang makakahigit. Walang makakapantay, Panginoon. Dahil ikaw lamang ang nag-iisang buhay at tunay na Diyos. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Kuman lahat ng awit sa mundo, hindi kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit.
Wala kang kulang, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang sa buong mundo.
Kay ng ngiti sa'yo, O God. Dahil yun, Panginoon, ang purpose kung bakit kami narito, kung bakit kami nabubuhay, yun ay ang magbigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa iyong pangalan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na samahan mo kami, Panginoon, sa lugar na ito. Hanggang sa Lord, sa pakikinig namin, hanggang sa paglabas namin ng lugar na ito, maramdaman namin ang iyong pagsama, ang iyong presensya, Panginoon. Sa aming mga napapagod na katawan at isipan sa buong linggo, Panginoon, alam namin na hindi mo kami bibiguing katagpuin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal at sa patuloy mong katapatan sa amin, Lord. Sa iyo po namin, Panginoon, ipinibigay ang karangalan, kapurihan, kalwalhatian, tanging sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Sige po, pwede na po tayong maupo. Maraming salamat sa ating worship team. Tayo po ay inasher sa presence ng ating Panginoon. So, purihin ang Panginoon. Buwan na po ng Marso. Anniversary month na po ng ating church. At mayroon po tayong iba't ibang mga activities na gagawin o share po sa inyo. And ang ating pong main anniversary celebration ay yung fourth Sunday or March 27. Tunay po na ang Diyos ay mabuti at tapat sa atin at sa atin pong church. Pwede po bang minsan pa ay bigyan po natin ng clap offering ang ating Panginoon na po sa patuloy na kasama po natin siya, naging mabuti at tapat nga sa bawat isa sa atin. Ako po ay naniniwala na ang bawat isa po sa inyo ay nagnanais na mapalapit pa sa Diyos. Amen po ba? Gusto po niyong lumalim pa ang inyong pagkakilala at pag-ibig sa Kanya. At kayo po ay nagnanais na maranasan pa ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang kadakilaan, at ang Kanyang kabutihan sa inyong buhay. Amen po ba yun? And at yun po ay kalooban ng Panginoon na makamit po natin. Subalit, paano ito mangyayari? Paano natin ito mararanasan? Ang pangunahing susi po dyan ay sa pamagitan po ng tinatawag na limitless. No boundaries. Ito po ay very accessible. Ito po ay affordable. Ito po ay tinatawag favorable na gift ng Lord sa atin. Ito po ay tinatawag na prayer. Sabihin mo nga, prayer. Nawa ang regalo po na ito ng Diyos sa atin ay hindi nakatago lang, kundi po ating nagagamit at nai-enjoy. Sino po sa inyo ang nag-e-enjoy sa pagpe-pray?
Ayan, taas nga po ang kanang kamay, yung nag-i-enjoy. Ayan. Yung hindi nag-i-enjoy sa prayer, medyo minsan ay uninteresting, boring ang prayer. Kung kayo po yung nag-i-enjoy sa pagpe-pray, kayo po yung aming ini-invite na mag-join sa ating pong Church Unified Prayer, tinatawag po nating CUP or CUP. Ito po every Saturday, 6 p.m. at ito po ay via Zoom. So kahit nasaan po kayo, kahit nasa bahay, saan man lugar po kayo, pwede po kayong mag-join sa prayer po ng church every Saturday po yan. At kung kayo naman po hindi pa nag-i-enjoy sa inyong prayer life, ay lalong ini-invite po namin kayo na mag-join po dito. So upang maranasan po ninyo ang kapangyarihan ng Diyos sa atin pong pinagkakaisahan na panalangin tuwing Sabado po as a church. So, yan po. So, kasi pag tayo po'y nananalangin, ang nagbabago ay hindi lang po yung ating ipinapanalangin, maging yan po ay tao o bagay o sitwasyon sa ating buhay, ang nagbabago po yan ay tayo mismo na nananalangin. Diba ang ganda po noon na ikaw mismo, mayroon ka pinagpipray, pwedeng tao, pwedeng isang circumstance. Yes, may nangyayari sa iyong pinagpipray, pero ikaw mismo na nagpipray, may nangyayari din na maganda sa buhay mo. So when we pray, ibine-bless ni Lord, tayo mismo na nagpipray. At may nangyayari, may nagbabago sa buhay natin pag tayo po ay nagpipray. Pero mahalagang malaman po natin yung tinatalagang matamang pagpipray, at kinalulugdan ng ating Panginoon. Kasi may mga prayers po na hindi kinalulugdan ng Diyos. Tulad po na sabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad in Matthew chapter 6, verses 7 to 8, when you pray, don't babble on as the Gentiles do. They think their prayers are answered merely by repeating their words again and again. At idinugtong po niya in verse 8, don't be like them. Kung meron nagtuturo sa inyo na ang panalangin ay ulit-ulitin nyo lang, ulit lang ng ulit, mas marami daw at mas malaking kasalanan, mas maraming beses mong uulitin. Ano? Yun pong itinuro po sa akin noon, ewan ko kung naranasan po niyo ang ganun. Minsan, 5 beses, 10 beses mong uulitin. So sabi ni Jesus in verse 8, don't be like them. Huwag niyong tularan sila. Yung sinasabi nilang yun, huwag niyong sundin. Bakit? Ang sabi po ni Jesus, for your Father knows exactly what you need. Ano man yung need mo mismo, ano man yung kalagayan mo, alam daw yan ng ating Ama na nasa langit even before you ask Him. Hindi mo ba man sinasabi sa Kanya, hindi mo pa naipagpe-pray, wala ka pang napipigkas na anumang salita. Alam na daw ng Diyos yung mismong kailangan mo. So anong saysay nung ulit-ulitin mo yan ng maraming beses sa Panginoon, ay alam na pala niya kahit wala ka pang sinasabi kahit isang salita. Gusto ko po yung verse 8, balikan po natin. At alam po nyo, kung atin pong nanamnamin, atin pong i-meditate yung verse 8 po na yan, ito po isang napakagandang revelation and truth na pwede nating ma-receive. Sabi mo dyan, your Father knows exactly what you need even before you ask Him. Kaya ano man po ang iyong kalagayan, ano man ang iyong pangangailangan, alam yun ng Diyos. Kahit, ulitin ko po, kahit hindi pa daw natin sinasabi sa Kanya. At ang maganda po dito, hindi lang po alam ng Diyos yung ating pangangailangan, kahit hindi pa natin sinasabi sa Kanya, siya po ay mayroong kapangyarihan at kakayanan na ipagkaloob yun sa atin. Yun po ang napakagandang maintindihan po natin bilang anak ng Diyos. Alam niya ang lahat ng nangyayari sa iyo, alam niya ang pangangailangan mo, and may kakayanan siya, natugunan siya, at ulitin ko, kahit hindi mo pa sinabi sa Kanya, alam na daw niya. Tingnan nga natin ang sabi po ni Apostle Paul, in Ephesians chapter 3, verse 20, now all glory to God who is able. Sabi mo nga, who is able? Na mayroong kakayanan through His mighty power at work within us. Ano po ba yung mighty power and at work within us ng Panginoon?
nung tayo po ay sumampalataya at tumanggap kay Jesus Christ, tinanggap po natin ang kanyang Spirit. The Holy Spirit ay nakatira po ngayon sa ating mga buhay, which is part pinag-sinira po ni Pastora Annie, na tayo ay pinananahanan ng Diyos, pinananahanan tayo ng banal na Espiritu. At yung pong Holy Spirit na nasa atin, yun po yung power, mighty power of God that is at work within us. At kumikilos po ang Diyos po sa atin, at ulitin po, sabi diyan, may magagawa ang Diyos na sa magitan ng kanyang kapangyarihan na nananahan sa atin. At ang magagawa daw po niya ay ano? To accomplish infinitely more than we might ask or think. Ang magagawa ng Diyos ay higit pa sa kaya mong sabihin, higit pa sa kaya mong bigkasin, higit pa sa kaya mong ipag-pray. O kaya mong isipin, wow, napakadakila ng Diyos na nasa atin. Pwede bang namnamin po natin yon? Ang Diyos ng mga pangyarihan, ng may kakayanan, na gumawa ng lahat ng bagay, nananahan sa puso natin at alam niya ang lahat ng ating kalagayan at pangangailangan. Wow! Ang tanong dito, alam na pala ng Diyos ang ating mga pangangailangan. At mayroon siyang kakayanan na ito ay ipagkaloob sa atin. Nasusundan na po ako. Ang tanong ay ganito, bakit kailangan pa natin mag-pray? Alam na pala niya ang lahat. Hindi mo pa sinasabi, alam na niya, bakit ka pa mag-pray? So ito po ang topic natin, ito po ang title ng ating message ngayon, Why Pray? And tayo po ay mananalangin ngayon upang ating maunawaan bakit mga tayo dapat mag-pray. At hingin po natin ang gabay ng Panginoon sa atin. Please join me po sa isang short prayer. Father God, maraming salamat po sa iyo. Sa napakagandang araw na ito, Panginoon, Sunday, na kung saan ay kami po ay after 2 years, or next week, 2 years na po, mag-start po ng lockdown. At ngayon po lang magkaroon muli ng pagtitipon na pwedeng walang distancing. Pwede po, Panginoon, kami magkasama-sama ng malaya ngayon, Panginoon namin Diyos. At Lord, salamat sa ginagawa mo, Panginoon, sa buhay namin. And also, Lord, sa time po na ito ng aming pag-receive, pakikinig ng iyong word. And we ask, Father God, na tulungan mo po kaming maunawaan yung nais mong ituro sa amin ngayon about prayer, Lord God. And also, Lord, please open our minds and hearts for your word. At gawin mo pong matabang lupa ang puso po namin. Ito po, time na ito ng preaching and hearing of your word, magbigay po ng glory sa iyong pangalan. Marami pong salamat. Ito po ang prayer in Jesus' name. Amen. From your own words, buhat sa sarili mong definisyon, ano ang panalangin? And why do you pray? Kayo po ba ay nagpe-pray? Evelyn, lahat po tayo nagpe-pray. Yan na po. Kayo po kasama namin online. So, bakit ka tayo na nagpe-pray? Ang common answer, ang prayer is talking to God. It is asking for what we need. Pero ang prayer, tama po yun. Pero ang prayer, hindi lang po ito paghingi sa Diyos ng ating mga pangangailangan. It is communing with God. Sabi mo nga, communing. Ito po ay pakikipag-usap. It means, hindi lang po tayo ang nagsasalita, kundi nagsasalita din po ang Diyos sa atin sa magitan po ng kanyang mismong salita. Okay? And pag nagsasalita tayo, nakikinig po ang Diyos. Pag tayo nagpe-pray, nagbabanggit po tayo ng ating mga kahilingan, nakikinig po ang Diyos. Pero hindi po doon nagtatapos. Dapat magsasalita din ang Diyos sa atin. At pag nagsalita po siya, nakikinig po tayo. Yun po ang healthy prayer. In other words, sa pananalangin pala, hindi pwedeng ikaw lang. Bibig mo lang. Dapat meron kang Bible. So tayo po ay nagsasalita ng Diyos sa Diyos sa magitan ng mga hinihiling po natin at nangungusap naman ang Diyos sa atin sa magitan ng kanyang salita. Kaya napakahalaga na tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang nakakaligtaan po ng maraming nagpe-pray,
Pagkatapos po nilang sabihin sa Diyos ang kanilang mga kahilingan or pagkatapos mag-pray, hindi na po pinakikinggan o hinihintay ang tugon ng Diyos. Pagkatapos ng hilingin, kung ano mang hinihiling, in Jesus' name, amen. At ganun po ang kadalasan na prayer. Eh ang sa panalangin po, ang mahalaga dito talaga ay tugon ng Diyos. Kung ikaw ay nag-pray, kung ikaw ay may hinilig, ano man yun, eh ano ang tugon ng Diyos? Ang Diyos po ay tumutugon, ulitin ko, sa magitan ng kanyang banal na salita. Kaya kung puro hiling po tayo at walang pagbabasa ng kanyang salita, paano mo malalaman kung ano ang tugon ng Diyos sa ipinag-pray mo? The Bible says si Jesus po ay laging nananalangin. And ang tanong po dito ay, bakit si Jesus ay kailangan pang mag-pray? Di ba anak siya ng Diyos? Di ba siya yung makapangyarihan? Di ba mapangyayari kung ano man ang kanyang gugustuhin? Bakit pa siya nagpe-pray? Kasi po, prayer is not only asking God for what we need. It is communing. Ulitin ko po yung word na yun. Communing with the Father in heaven. It is relationship. Sabihin mo nga, relationship. Meron bang maayos na relasyon na hindi nag-uusap ng maayos? O kung makikipag-usap man ay dahil may kailangan lang? Of course, hindi po maayos ang ganong relasyon. Amen po ba? Now, ang prayer po ay pakikipagkwentuhan sa Diyos. Sabi mo nga, pakikipagkwentuhan. At so, ang pag nakikipagkwentuhan ka sa isang tao, sa isang kaibigan, di ba, minsan, minilalahad mo niyan kung ano mismo ang iyong damdamin, kung ano ang iyong pinagdadaanan. Amen po ba? At minsan, ang usapan na hindi lang kung saan-saan pupunta ang usap, kwentuhan. Yun po ang magandang prayer sa Panginoon. Nakikipagkwentuhan ka sa Diyos. Puso sa puso. Hindi ka lumalapit lang sa Diyos kasi may kailangan ka. Nakikipag-commune. Ika nga'y tinatawag po na ito yung heart-to-heart na pakikipag-usap, pag-spend ng time sa ating Panginoon. Sinasabi mo, inilalahad mo ang laman ng iyong puso, yung kalagayan mo, yung pangangailangan mo, yung pinagdadaan mo, and then, inaalam mo din ano ang puso ng Lord para sa iyo. Heart-to-heart talk with God. Inaalam mo kung ano ang gusto din ng Lord, ano ang kalooban niya para sa iyo. Kaya ulitin ka po, ang prayer and word of God, hindi pwedeng magkahiwalay. Lagi po yang magkasama kasi nangungkailangan natin ang tugon ng Diyos at kadalasan tumutugon ng Diyos sa magitan ng kanyang banal na salita. Hallelujah. Kung ikaw ay nagpe-pray at kasi kailangan mo mag-pray, kasi Kristiyano ka, kasi may pangangailangan ka, then your prayer will be boring and uninteresting. Subalit, kung ang pagpe-pray mo, ikaw ay nagpe-pray dahil nga sa puso, yung nga nandoon ang puso mo, hindi lang dahil may kailangan, kundi gusto mo talaga mag-spend ng time kay Lord, makipagkwentuhan kay Lord, then ang prayer mo ay magiging interesting and satisfying. At kung ikaw po ay nagpe-pray dahil may kailangan ka lang, dahil nga obligasyon mo bilang ikaw ay anak ng Diyos, bilang believer ng ating Panginoon, then pwedeng ikaw ay ma-disappoint. Alam po niyo kung bakit? Kasi may mga prayers po tayo na walang katugunan. Naranasan niyo po ba? May mga ipinag-pray kayo na walang tugon? Sige, taas ka po ang kanang kamay ng mga, may mga ipinag-pray kayo na walang answer, walang katugunan. Ako po, tataas ko po, kahit dalawang kamay, tataas ko po. Ay, iba po, lahat answered. Wala kayong prayer na hindi natugon. Okay, salamat po sa inyong katapatan. Now, ang point po dito is, kapag ang purpose mo na ng pagpipray dahil may hinihingi ka sa Diyos, madidisappoint ka.
Kapag ibinigay, masaya ka. Pero pag hindi tinugon ng Diyos, hindi ka masaya. Kaya kailangan pala sa pagpipray, bukas ang puso mo na hindi ka lang after doon sa ipinagpipray mo, na mangyari sa buhay mo. Do gusto talaga natin mangyari, pinagpipray natin. Kaya ready tayo, ano ang itutugon ng Diyos? Pag sinabi ng Diyos na no, i-accept mo yun. No. Pag sinabi ng Lord, wait, hindi mo ipipilit ngayon, wait eh. Amen po ba? Pag sinabi ng Lord, yes, ay di. Bonggang-bonggang papuri sa Diyos. Ang mahalaga, nakikinig tayo sa tugon ng Diyos sa ating mga ipinapanalangin. Pag hindi mo na-enjoy ang pagpipray, ang ibig sabihin po niyan, hindi tama ang iyong pagpipray. Pwede bang maulit po yun? Pag hindi mo na-enjoy ang pananalangin o pagpipray, it means hindi tama ang iyong pagpipray. Kasi once na tama, acceptable, pleasing sa Diyos ang pagpipray mo, but of course matutuwa ang Diyos, and then dadaloy sa puso mo ang joy ng Panginoon kasi tama ang ginawa mo. Pero kung hindi tama ang pagpipray mo, hindi tatanggapin ng Diyos, hindi ka masaya. Kaya once na hindi mo na-enjoy ang pagpipray, check your heart. Huwag mo sisihin, Lord, bakit hindi mo binibigay? Lord, bakit ganito? Check your heart. Tama ba yung attitude mo sa pagpipray sa Panginoon? So, ituloy po natin. Paano ba pagpray si Jesus? Kasi sabi ng Bible, lagi siya nagpipray. Sabi po in Mark chapter 1, in verse 35, before daybreak, the next morning, sabihin ay madaling araw pa lang. Madilim pa, hindi pa sumisikat ang araw, Jesus got up and went out to an isolated place for what? Para gawin ang kanyang mga ministry. Ang sabi diyan ay, to pray. Gumigising ng maaga, madaling araw pa lang, ang Panginoon pumupunta doon sa liblib na lugar, yung walang istorbo, to spend time with His Father. To pray. Ito ang ating Panginoong Jesus. So, ang pagpipray ni Jesus ay hindi po doon lamang sa kapag tapos na siya sa kanyang mga gawain. Kundi, bago mag-start. Sabi mo nga, bago mag-start sa mga gawain. Prayer is top priority ng ating Panginoong Jesus. Eh, ang tanong po dito, pang-ilan sa iyong priorities ang pananalangin? Diba, bawat araw, umpisa pa lang, alam mo, madami kang gagawin. No, bago dumating yung araw, ay gabi pa lang, pwedeng iniisip mo, gagawin ko bukas, ganito at ganon. Misan, hindi mo, paano kaya, ano ba ang mga unahin, paano ko matatapos? Pero ang kailangan pala, katulad ng ginagawa ni Jesus, kaya siya effective sa ministry. Kasi laging ang una niya, manalangin. Hinihingi nila niya ang guidance ng Father sa kanyang mga gagawin. Yun po ang kailangan pala natin sa pagpipray. Ang prayer po ay nagtuturo sa atin ng pangangailangan natin sa Diyos. Prayer reminds us or teaches us of our need of God. Ang pinakakailangan natin ay hindi po mismong yung ating pangangailangan. Lahat po sa atin may need, di po ba? Bawat araw, may iba't iba po ang mga needs po natin. And, ang pinakakailangan natin ay hindi yung mismong pangangailangan natin, kundi ang Diyos. Kasi siya po ang pinagmumulan ng lahat ng pangangailangan natin. You can have what you want. Ano man ang gugustuhin mo, pwede kang magkaroon yan. Pwede mong makamit yan. But unless the Lord gives it, you may lose it. Unless the Lord gives it, you may lose it. Bakit? Sabi po ng salita ng Lord in Psalm
chapter 137, verse 1. Unless the Lord builds a house, malibang ang Panginoon ang magtayo nitong bahay, malibang i-allow yan ng Diyos, malibang na ibigay yan ng Diyos, the work of the builders is wasted. Unless the Lord protects a city, guarding it with sentries will do no good. Malibang proteksyonan niya ng Diyos, anumang ingat mo, anumang proteksyon ang gawin mo, baliwala daw yan. Pero kahit saan ka maparoon, pag iningatan ka ng Diyos, hallelujah, walang makakagalaw sa'yo. So ano po ang point niyan? Maari kang makapag-ipon ng makapag-ipon, magkamit ng gusto mong makamit, but unless the Lord gives it, ang inipon mo, ang nakamit mo, it is for nothing. Kasi madali lang yung mawala, isang iglap lang, pwede yung masira o mawala. Pero pag iningatan daw ng Diyos, bakit iingatan? Galing sa Kanya. Kasama siya. Amen? Susundan niyo po ako. Kaya napakahalaga po ng pananalangin. Upang malaman natin ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang kanyang, kasi kung ano po ang kanyang kalooban, yun ang best para sa atin. At natutuklasan po natin ang kalooban ng Diyos in prayer. Sabi mo nga, in prayer. In Luke chapter 11, in verses 1 to 4, ang sabi po dito, now it came to pass, as Jesus was praying in a certain place, when he ceased, pagkatapos na pong mag-pray ni Jesus, that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray. As John also taught his disciples. Dito po makita natin sa Bible, ay wala pong nasulat na nagpaturo ang mga alagad ng Panginoon sa kanya kung papaano magpagaling ng mga may sakit. Wala pong nasulat sa Bible lang ang mga alagad ay nagpaturo kay Jesus Christ papaano magpalayas ng mga demonyo. Ang tanging pagpapaturo ng mga alagad, which is actually isang alagad lang po yan, ang request niya para sa kanilang lahat ay kung ay turuan silang manalangin. Yun po ang pagpapaturo ng alagad na ito sa Panginoon. Turuan mo kaming manalangin. Hindi sila namin, Lord, turo, paano ba kayo talaga magpalayas sa mga demonyo? Paano mo sekreto ng pagpapagaling sa mga may sakit? Bakit napaka-effective nyo? Natuklasan po ng alagad na ito na ang sekreto ng kapangyarihan at ang tagumpay ng Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa ay pananalangin. Madaling araw pa lang, gumigising na para manalangin. Kaya ang tugon po ng Panginoon in verse 2, so he said to them, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Siguro familiar na familiar po kayo dyan, ano po. Siguro memorize nyo yan, maraming beses nyo nang ipinag-pray po yan. And then next po dyan ay sabi po sa verse 3, give us day by day our daily bread and forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted to us. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Ang prayer po na ito, na itinuro ng Panginoong Jesus, is a pattern. It is a guide. Hindi po sinabi ng Panginoon, ito ang inyong ipanalangin. Bagamat wala pong masama na ipag-pray po, ang prayer po na yan. Okay? Ang sabi po ng Panginoon, ganito kayo mananalangin. Ito po isang, ulitin ko, it is a pattern. It is a guide kung paano po ang effective prayer.
Sinabi po ng ating Panginoon. Ito yung prayer po na ito, tinatawag na the Lord's Prayer. Pero, I think mas angko po na tawagin itong the Believer's Prayer. Bakit po? Kasi sabi sa verse 4, and forgive us our sins. Ang sabi ng Bible, Jesus committed no sin. Kaya hindi pwedeng ipinag-pray po yan ni Jesus. Kasi hindi siya nagkasala. So ito po'y prayer na itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Na part, ulit ikaw, pattern ng pananalangin. And now tuloy po natin, ang prayer po na ito na itinuro ng Panginoong Jesus ay maraming bahagi. Isa-isahin po natin pero hindi po ngayon. At ito po ay tulad po ng Ten Commandments na nahahati lang po sa apat. Sa dalawa. Ano pong dalawang hati ng Ten Commandments? Unang part, yung verse 1 to 4, yung unang apat ay loving God. At yung susunod na anim ay loving people. Yun po yung kabuuan ng Ten Commandments. Kaya sa New Testament, ano po ang greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. At pangalawa, love your neighbor as yourself. Kasi nasasakop na po nung pag-ibig na yun ang buong commandments. Now, ito yung mong prayer na ito, bagamat maraming bahagi, titingnan lang po natin ngayon sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi po nito is about God. Sabi mo nga, about God. Balikan po natin ang verse 2. It says, our Father in heaven, about God. Hallowed be your name, about God. Your will be done, it's about Him. On earth, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, about God. So, ito po yung nagtuturo sa atin na pag tayo po pala yung mananalangin, ang uunahin po natin ay hindi ang ating mga pangangailangan. Amen po ba? Kundi ang Diyos. Meron pong una sa lahat pagkilala at relasyon sa Diyos, our Father. Kinikilala mo siya, kung sino siya, at meron kang relasyon sa Kanya. Then, meron pong pagsamba sa Kanyang pangalan at meron pong pagpapasakop sa Kanyang kalooban. Ito po ang unang bahagi ng prayer na itinuro ng ating Panginoong Jesus. Paano nga tayo mananalangin? Una ang Diyos. Amen po ba? Ang second part po ng prayer nito is about us. Sabi mo nga, about us. Yan po yung verses 3 and 4. Give us day by day our daily bread. Forgive us our sins. Do not lead us into temptation. Deliver us from evil. So ito po yung ating mga, do not lead us into temptation. So, nakita po na ito po yung ating mga pangangailangan. So, huwag po nating unahin ang inihuli ng Panginoon. At huwag po nating ihuli ang ipinapauna ng Panginoon. Ano po ang una sa prayer? Kilalanin at itaas ang pangalan ng Diyos. Sambahin po siya. Amen po ba? Pasakop sa Kanyang kalooban, then saka natin idulog yung ating mga pangailangan. Huwag nating unahin yung need. Bakit? Sabi kanina ni Jesus, hindi ka pa nagpe-pray, alam na ng Diyos yung pangangailangan mo. Wala ka bang sinasabi, alam na niya. Ang kailangan mo lang gawin, kilalanin mo siya. Ang magagawa niya, parangalan mo ang Kanyang pangalan at siya ang gagawa sa pangangailangan mo. Ang giging problema po ng mga nagpe-pray, ang problema po, even Christians, nababaliktad, nauuna ang ating pangangailangan. Diretso ka agad sa paghingi sa Diyos. Hindi man lang itinataas, hindi man lang napapasalamatan o napaparangalan ang Diyos. So, posible po na kaya maraming prayers ang walang katugunan ay dahil walang pagkilala, walang pagtaas, walang pagsamba sa Diyos. Pag itinaas ang pagsamba sa Diyos, bumababa ang Kanyang pagpapala. Pero pag bumaba, lalo na pag nawala ang pagsamba, nawawala ang pagpapala. Ang powerful and effective prayer
ay umaayon sa principle na itinuro ng ating Panginoon kung paano tayo dapat manalangin. So, isi-share ko po sa inyo ngayon bago tayo magtapos ang apat na bagay for an effective prayer. Ito po ay from the word pray. Sabi mo nga, pray. So, isa-isahin po natin ang apat na letters na yan. Ang unay letter P, so prioritize God. Sabi mo nga, prioritize God. Ito ang tinuro ni Jesus na pattern of prayer in Matthew 6 and in Luke chapter 11. So, dito po sa Matthew 6:33, gusto mong puntahan po muna natin. Sabi ni Jesus, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you." Siguro pa, very familiar po sa inyo. Mga posibleng memorized and favorite verse mo yan. And dito po, sa mga naunang verses po dyan ng Matthew 6, binanggit ni Jesus yung iba't ibang mga pangangailangan po natin. Subalit pagdating po sa verse na yan, ang sabi niya, unahin lang natin pagharian tayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, yung pong His righteousness. And then, siya na po ang bahala sa needs natin. Pero pag inuna natin yung needs, nabaliktad natin ang principle na tinuro ng Diyos, doon po tayo naghahabol sa blessing. Pray ka ng pray ng blessing, parang lumalayo. Ang sabi niya, unahin mo lang ang Diyos, and then hahabulin ka ng blessing. Idadagdag na lang ng Diyos sa yun. Hindi ka na maghihirapang humingi ng kailangan mo dahil ibibigay na yun ng Diyos. Ulitin ka po sa pangatlong beses, hindi mo pa sinasabi, alam na ng Diyos ang mga kailangan mo. Kailangan mo lang parangalan ang kanyang pangalan. Kailangan mo lang siyang unahin. Ulitin ko, una si Lord. Pwede ba sabihin mo yan? Una si Lord. So, yun pong una sa letter P. Next letter, letter R, is request to God. Sabi mo nga, request to God. Ito na po, dyan na po tayo hihiling ng mga kailangan natin. Tulad po ng kaninang pinabalikan po natin, yung Luke 11:3-4, give us day by day our daily bread, forgive us our sins, and so on. So, mga needs po natin yan. Dyan na po natin ilahad. Pagkatapos mong itaas parangalan ng Diyos, ilahad mo na ngayon. Ano ang gusto mong hiningin sa Diyos? At pagkatapos po nito, sabihin mo yung ano man ang iyong mga kailangan, napakahalaga po ng next letter, letter A sa prayer. Sa pray. Ano po ang letter A niyan? Assured answer from God. Sabi mo nga, assured answer from God. Pagkatapos mong humiling, kung ano man ang iyong hinihiling sa Panginoon, dapat meron kang aasahan. Sabi mo nga, aasahan. Ano yung iyong aasahan? Hindi yung pagkatapos magpapray, wala nang. Hindi, meron kang ina-expect. Sabi ni Jesus in Mark 11, verse 24, "For this reason, I am telling you, whatever you ask for in prayer," ano man yan? Napakaganda po nun, whatever, ano man ang iyong hihilingin sa panalangin. Believe. Sabi mo nga, believe. Ano po yung believe na yan? Trust and be confident. Dapat mayroong pananampalataya, sampalatayanan mo na ang iyong ipinalangin, ang iyong hiniling sa Diyos, ay sabi po dyan ay, that it is granted to you. Sabi po nga, granted. Pansinin po niyo yung word, past tense, granted, hindi igagrant pa lang ng Diyos, ikinarant na, ibinigay ng Diyos. So, meron kang ipinagpray, sampalatayanan mo na ang iyong ipinagpray, ano man daw po yun, ay granted ng Diyos. At kapag nandun ang faith sa puso mo na tinugon na yun ng Diyos, ibinigay na yun ng Diyos, ang sabi niya na, you will get it. Mapapasayo ka. Salita po ni Jesus yun. So, walang limit. Whatever you ask in prayer, ano man yan, imposible man yan. Ang kailangan mo lang ay sumampalataya na yung hiniling mo ay granted na ng Panginoon at mapapa sa iyo nga.
Ang faith ang napakahalagang ingredient sa ating pagpipray. Then, ito po, sa pang-apat, anuman ang katugunan ng Diyos sa ipinagpray mo. Di ba? Granted. Lord, granted na. Okay? Pero mahalaga pa rin. Kasi faith eh. Umiiral sa ang faith mo. So mahalaga pa rin yung sinasabi natin kanina. Ano ang tugon ng Diyos? Ano ang fourth letter sa pray? Why? So ano yung why? Yield to God. Ano man ang tugon ng Diyos, tanggapin mo. Ang isang magandang halimbawa po dito ay si Mary. Tingnan nga po natin, di ba ang sitwasyon, siya po'y dalaga, pero napili po ng Diyos na siya po maging instrumento o para ipanganak ang ating Panginoong Jesus para maging tao. Alam po natin yung story, amen po ba? Ang hirap po ng sitwasyon ni Mary, bakit? Dalaga po siya. Ikakasal na po siya kay Jose. Paano kung matuklasan ni Jose? Buntis po siya. Hindi mo siya ginagalaw ni Jose. So pwede siyang hiwalayan ni Jose. Actually, yung po binalak ni Jose ng malaman. At pwede siyang batuhin ng mga tao hanggang sa mamatay dahil nabuntis. Why? Wala namang asawa. Ang hirap po ng situation ni Mary by that time. Pero nang ipaliwalag po sa kanya ng angel, ano po ang naging katugunan niya? In Luke chapter 1, verse 38, then Mary said, "Behold, I am the handmaiden of the Lord. Let it be done to me according to what you have said." Mangyari sa akin ang ayon sa sinabi mo. Dahil yan ang gusto ng Diyos, mangyari sa akin. Wow! Merong pag-yield, merong pag-surrender, pagpapasakop sa Diyos. Ano ang tugon ng Diyos? Ano ang gusto ng Diyos? Sige, Lord. Hindi yung ipipilit mo. Eh, Lord, ito gusto ko eh. Pogi eh. Maganda eh. Gusto ko yun eh. Diba? Marami tayong kagustuhan. Pero ulitin ko, ano ang gusto ng Lord? Huwag mong ipilit ang gusto mo. Ang ipilit mo, ano ang gusto ng Lord? Yun ang tuklasin mo. Dahil kung ano ang gusto ng Lord, yun ang best para sa'yo. Maaaring yung gusto mo, hindi yun ang best sa'yo. Matbarik ang best ng Lord, hindi mo gusto. Pero mahalaga, ano ang tugon ng Lord? Then, yes, Lord. Tanggapin mo lang yun. Don't resist what God allows. Just trust God and obey. Kaya tayo nasasaktan at nahihirapan ay dahil sa ating pag-resist sa inaalaw ng Diyos. Diba sabi sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good? All things work together for good to those who love God. Kasama po yung tugon ng Diyos sa ating mga ipinagpipray. Sa kaya, ano man ang tugon ng Lord para sa iyo, yun ay makabubuti sa iyo. Yun ang best para sa iyo. So ano man ang i-allow ng Diyos, ano man ang katugunan po niya, ulitin ko, it is for our good. Kaya, very important yung inaalam po natin ang katugunan ng Panginoon sa ating ipinapanalangin. May the Lord bless your prayer life. Pwede bang mag-declare kanya sa iyong katabi? May the Lord bless your prayer life. At nawa itong ating prayer life po nito ay maging enjoyable, ano po, and something na hinahanap-hanap ng puso po natin at kinasasabikan. Ulitin ko, kung meron ka mang kinasasabikan, pagising mo ng umaga, kung meron ka naman hinahanap-hanap, dapat si Lord. Pakikipag-usap, pakikipagkwentuhan kay Lord. Ang prayer po is a precious gift ni Lord sa atin. So si Jesus, after po siya sa pag-grow, paglago ng ating prayer life kaysa pag-unlad
natin materially. Kalooban po ng Lord, gusto po ng Lord tayo umunlad. Umugumanda ang ating buhay, pero mas after po siya sa pag-unlad ng ating prayer life. Si Lord, after siya sa iyo. Hindi sa mga bagay na ibinibigay mo. Kasi anumang na ibibigay mo sa kanya naman din galing yon. Pero yung pag-ibig mo, yung time mo, yun ang gusto ni Lord sa iyo. At ito po ay nangyayari in prayer. Again, sa pagtatapos po natin, why pray? Kasi mahal natin si Lord. Amen po ba? At tayo po ay tumutugon lang sa kanyang unconditional love sa atin, especially sa ginawa po ni Jesus sa cross para sa atin. Pangalawa, why pray? Kasi kailangan natin si Lord. And third, kasi gusto ito ni Lord. Yung time po natin sa kanya. So ngayon po, tayo po ay mag-spend ng time. Diyan lang po sa inyong kinaupuan. Pwede po bang mag-spend tayo ng kahit 1 or 2 minutes in prayer? Kung ano man pong bahagi ng message, kinausap ka ng Panginoon, ay mag-spend, ilan po natin sa Kanya. Magkaroon po tayo ng heart-to-heart talk with Jesus. Po, kamusta ngayong prayer life? So bakit ka nagpipray? So nawa ngayon ay hindi lang dahil may need. Bakit? Kasi alam daw ni Lord ang need mo kahit hindi pa sinasabi sa Kanya. So kailangan lang talaga ni Lord yung time natin sa Kanya. Pag-prioritize natin sa Kanya. Sige po, kung sa palagay mo hindi naging enjoyable ang prayer life mo, prayer time mo sa mga nakaraan, nakita mo na mali ang iyong pamamaraan ng panalangin kasi nauuna mo ang pangangailangan kaysa pagtaas sa Kanyang pangalan. So ilapit mo lang ito sa Panginoon ngayon. Tulungan ka na maitama ang iyong pananalangin at ito ay iyong ma-enjoy. Kasi yun ang masarap eh, yung ginagawa mo na masaya sa puso mo. Kasi pag tama ang ginagawa mo, magagawa mo yan ng masaya. Sige po, start na po sa pakikipag-usap sa Panginoon. Marami pong salamat, Amen Diyos, sa word mo ngayon at tulungan mo po kami na talagang maiayos namin or mag-improve pa o ano ang dapat namin gawin para maging better pa aming prayer life. Upang sa ganun, Lord, ito ay maging enjoyable sa amin and talagang maging effective namin ginagawa. Marami pong salamat kasi sabi sa inyong salita, hindi pa man namin sinasabi ang mga kailangan, alam mo ng lahat. So, Lord, tulungan mo lang po kami na talagang i-prioritize ang pananalangin na matama. Marami pong salamat, aming Ama, sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, ngayon po, tayo dadako sa banal na hapunan. And
Let's prepare our hearts na po sa pag-receive ng elemento ng banal na hapunan. Kayo din po online, kung kayo po ay nakapag-prepare ng bread or juice. Sama-sama po natin tatanggapin niya ngayong umaga. O sabay-sabay po natin tatanggapin. Intayin lang po natin maipasa ang iyang elemento ng banal hapunan. So kuha lang po kayo. And then intayin lang po natin mabigyan ng lahat. At sabay-sabay po tayo magpapartake. Okay, ma-invite po kayong magsitayo. Kung kayo po ay first time sa ganitong elemento ng communion, so iangat nyo lang po yung takip. Ilahin nyo lang po dahan-dahan para yan, lalabas na po yung tinapay at yung juice. Tayo po muna ay dumulog sa Panginoon, sa panalangin. Aming Ama, maraming salamat po, Lord, sa time po na ito na sama-sama po namin na inaalala ang iyong anak na si Jesus. Ang kanyang dakilang sacrifice, Panginoon, ang kanyang buhay na inialay doon sa cross. Lord, ito pong tatanggapin po namin na kopa na nagsisimbolo ng buhay at dugo na inialay ni Jesus para sa katubusan ng aming mga kasalanan. At Lord, itong tinapay na nagsisimbolo ng katawan ni Jesus na nagkasugat-sugat, Lord, para bayaran ang aming mga sakit at karamdaman. Marami pong salamat, Lord, sa handog na yan. At sa pagpartake po namin ito, Panginoon, Lord, pagpalain mo po ito sa amin at hayaan mong dumali po sa amin ang blessings ng sacrifice na ito ni Jesus. Marami pong salamat, Panginoon, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Ito po ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Tanggapin po natin ang tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala
sa akin. Tanggapin po natin ang kaba. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, kayo po ay makakaupo sa presence ng Lord. Maraming pong salamat. At kayo po ay dadako ngayon sa ating pagkakaloob ng ating mga tithes and offerings. And habang nagpe-prepare po sa pagbibigay, nais ko pong mag-announce po sa inyo, baka po meron po sa inyo ang interior designer. O kung hindi po mismo interior designer, kayo po, at least meron po kayong knowledge o meron kayong talent ano po sa pagde-design. Kasi bibihisan po natin itong church, itong loob po natin. Gusto po nating iayos pa ito, pagandahin ano po, para po sa Panginoon. That's why naghahanap po tayo ng pwedeng makatulong po sa atin paano ito pagagandahin pa sa ang bahay ng ating Panginoon. So, i-approach nyo lang po kami. And gusto namin kayong makasama po sa, o magamit po ang inyong talent na yan para po sa Panginoon, sa pagpapaayos at papaganda pa po ng bahay ng ating Panginoon. Amen. Sige po, kung nakaread din po ang inyong pagkakaloob, minsan pa po tayong tumayo at atin pong ipanalangin pa ang ating, sa Panginoon ang ating ipagkakaloob. Lord, salamat pong muli sa time na ito na kami makapagkakaloob sa iyo ng aming tithes and offerings, Lord God. And we ask, Lord, gayon pa lang ang pagpapala ay nakaready na sa iyong mga anak ayon sa patuloy na pagtatapat ng pagbibigay para sa iyo. Kaya Lord, purihin ka, Lord God, lawalhatiin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Extend nyo lang po ang inyong right hand dito po sa harapan to receive the benediction. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. At lahat po tayo magsabi ng Amen. Maraming salamat po. To God be the glory.